Hello mga viewers, welcome back po sa aming channel. And dito muna tayo ngayon sa labas kasi grabe po yung lakas ng aurora. So pwesto muna tayo dito. Check natin kung makakuha tayo ng magandang view. So ayan, yung makikita nyo sa likod ng puno na yan, ayan o, nagpipink. Yan ang ganda. Partida, hindi pa yan ganun ka ano dito ah, hindi pa ganun ka dark dito sa lugar namin kasi dun sa kabilang bahay ayan may ilaw. Lalo na siguro kung dun ka sa ano, sa Kaparangan. Yan, ikot natin yung cam, check natin. Kasi maaga pa po eh, mga ano lang 8 o'clock. What time is it? Yan, 8:30. So, ayan. Si Lady Aurora, sumasayaw-sayaw. Grabe. Ano pala, ano kaya yung forecast ngayon? Hello mga ka-viewers! Welcome back po sa aming channel. Dito na naman tayo. Magkakarga na naman tayo ng gaas. Remember yung kahoy, 13. Alin? $14. Alo, bakit ganito kamahal? Panggatong to pa? Oo nga oh. Firewood? $14. Bakit ang mahal nga? Kakaiba. Ilang piraso to? Parang mga 7 piraso. So, $2 isa. Gas natin ngayon, 148.9. So, nagkarga ako ng 60. Nakaraan kasi... 60. Ayan o. 59. Kasi 2 bars na lang ako eh. So, karga tayo ng 60. Kahit papano, matagal na naman tayo bago mag-gas ulit. Ay, matagal ako bago nag-gas ulit, ha. So, sa 60, na-full po yung ating sasakyan. Pag 2 bars, 60. Oo, dahil mura. Mura pa ngayon. 148.9 kasi. So, ilang, ay, hindi ko matingnan pa ilang liters. Ang bilis ng gawa nila. Dati wala pang porma yun dun pa eh, no? Ngayon na hanggang second floor na. Hindi natin alam kung anong ano yan, no? Kung anong store ba yan? Kung anong purpose ng building. Tara, bili lang muna tayo ng isda para may ipapares tayo sa munggo. Kasi may munggo ako dun. Tapos... ay, sakto pala, Biyernes ngayon. So, pag Biyernes, dapat nakamunggo. Ganun sa Pinas, di ba? Manila lang yun. Sa Manila, di ba nga? Provincia, hindi man. Oo nga, anytime naman yung munggo sa probinsya. Kung araw-araw munggo, okay lang. Kung yun lang ba yung kaya mo eh, no? So, yung weather natin, ayan. Ang feel natin ay positive 4, ha? Ay, oh, kumanda. Ayan, oh. Huh? Ang laking building din, ah. Ayan ang entry po nila ng mga pumpkins. Doon lang tayo sa pupuntahan natin. Kasi pag napadaan tayo, kung ano-ano na naman madampot natin. Napano? So, ganito po yung tip. Pag nag-grocery ka, diretso ka doon kung ano yung bibilhin mo. Kasi kung dumaan ka pa sa gulayan o kung ano pang mga makikita mo doon, for sure may madadampot ka na naman na hindi dapat damputin. So, dito tayo sa isda. Ano yun? Matambaka? Ito lang gusto ko eh. Hasa-hasa eh. Ito medyo fresh pa. Nga.
May bangus ka pa isa doon. Ayan. Kuha ka isa. Meron pa dyan. Yung isang buo na malaki. Pero yung ganito, yan okay lang yan. Wa. Isa lang yan. Uy, bakit iisa? Ito, sa oh. Magkasama. Kapatid. Ito na. Yan lang pa. Ito pa. Bitbitin mo. Then, huwag mo siya doon. Matamba ka yan pa. Hindi ka... Si Dado, hindi ka balo. Sa matamba ka, magkaiba. Matamba ka. Matamba ka yan. Ay, hasa ba yan? Matamba ka. Matang kalabaw. Ayun yung matamba ka. Oo nga eh. Nagbasa lang, nagbasa. Pero i-check mo yung matamba ka kasi minsan bugbog yan eh. Check mo pa kung bugbog. Ano pa? Ay, kuha ko saging. Masarap yun po yung ginawa kong maruya. Nakaraan lang. Kuhaan mo ko po. Sing banana na frozen dito. Mura lang. $3.27 kasi dun sa ibang store. Mga nasa 4 yan, di ba pa, no? Na dito po kayo sa fresh ko. Mga saban na frozen. Vegetable pot. Pa, may ganyan talaga na parang pang bulaklak na purpose lang siya, no? Broccoli? Broccoli. Ay, hindi. Cauliflower ba to? Parang broccoli. Parang cabbage na ano. Ayan o. Oh. Yung purpose niya is for ano lang. For display lang. Hindi siya pang gulay. Galing yung sili. Alo, oo nga. Ang siling ganda. $3.47. Kuha ka kaya dyan. Ay, wag na. Hindi na matatagal. Wag na ah. Hindi, baka dumami. Asa ka pa. Lamig ngayon. So, ganun po dito. Wala na kaming ginawa kundi mamili ng mamili. mamili ng... Eh, parang ano din, sa atin din, di ba? Na puputa kang talipapa, mamili ng kung anong sulang lang. Ganun din dito. So, self-checkout tayo. O, oh, diba? Ilang items na? 13 pa lang. 16 sa mga 20 lang. Oh, shala. 20 lang po yung apin na pamili. Yan. Meron na tayong resibo. Pwede na tayong umalis. Kasi minsan pagka pumila ka, tagal. So, 20-20. Pwede na. May mga isda. Ilang isda yan pa? Tatlo. Saka... frozen na saba. Isda, 10. Isda, 10. Ay, isda, 10. Tama ba, 10 isda? Ilang isda, 10? Binilang mo ata yung piraso. O, yun nga pala, binilang niya kung ilang piraso. Ay, yung akala ko naman is yung price. Ang tanong mo kasi isda, o ilang isda? Ilang isda? Ilang balot? Dadong to, pilosopo din to eh. So, ulam natin is munggo at yun nga, magpiprito tayong isda. Kasi kagabi ulam namin, nilagang alam mo mga tira-tirang buto-buto na may kasamang pata. So, masarap din. Ayan po ha, yung ating video ngayon. Puro na naman tayo grocery store. Ay, nako. Sabihin siguro ng mga nanonood, ano ba yan? Lagi na lang, nasa grocery store yung vlog nila. Ganun talaga, kasi talaga. Ang buhay po dito, napakasimple. Kung halimbawa naman, lagi ka namang mamamasyal sa yung mga bilihan ng, alam mo yung mga ibang store na bilihan ng mga damit, mga, eh, mapapagastos ka pag lagi kang namamasyal doon. Hindi naman, isa pa, hindi naman ganun kakailangan. Kaya, nagpupunta lang kami doon, like sa mga Marshalls, Winners, kung meron kaming balak bilhin talaga. Pero pag wala naman, hindi naman kami yung tipong pupunta talaga doon. Tsaka, syempre, yung araw naman ni Dadong na
Mauubos lang ba sa pasyal-pasyal kung lagi ka naman nasa labas? At syempre dapat yung mga ganyan, video natin yan kasi sa sunod dyan wala nang dahon. Ano lang, positive 5 yung temperature. Alam mo, sa katagalan, dati kasi ano ako eh. Una kong dating dito, napaka ginawin ko po talaga. Tapos, sabi pa nga nung yung dati na dito pa, no, kilala natin. Sabi niya, ay, ito yung magandang panahon. Yung mga, ano lang daw, positive. Yung 15, ganyan na temperature. Sa kanila daw, para ang sarap sa pakiramdam yung ganun. Ako syempre baguhan pa lang, galing Kapinas eh. Ginaw na ginaw ka pa, no? Parang laging, alam mo, parang gusto ko ng jacket na makapal. Tapos sila parang nakaano lang, naka t-shirt lang. Pero ngayon, ayun, ma-adapt mo din yung ano, yung temperature dito pag kagaya nito, positive 5, tapos nakaganto ka lang, t-shirt tapos sweater. Okay na din sa pakiramdam. Sa katagalan, ma-adapt ng katawan mo yung weather dito. Kaya sa mga baguhan dyan, okay lang yun na sa una pa lang, makapal na jacket. Syempre, nag-a-adjust yung katawan mo sa panahon dito. Pero kalaunan, magiging ano na rin, magiging balat ka lang po. Hindi. Magiging maayos na din yung pakiramdam nyo kalaunan sa temperature. Pero sa ibang lugar, maganda yung weather. Dito sa Saskatchewan talagang malala kasi yung weather dito. Bakit ganyan yung... Oh my gosh! Oh my gosh! Hindi yan dyan parkingan! Hala! Diyos man, dito po kami sa parking area ng kapehan. Hindi po napansin. Or ewan ko, deadma lang siya. Yung daanan dapat na hindi siya supposedly parking area, pinarkingan po nung isang driver. So, ang iniwan niya, yung gilid na gilid lang, pwedeng isang sasakyan lang yung makadaan. Dapat two-way yun eh. Diyos ko, kaloka. Ang dami talagang mga... Pasaway. Hindi nag-observe. Siguro bago lang siya dito. So, ang ginawa niya... Bago yan. Ito mo yung may tao talaga yan. Syunga-syunga. Hirap po minsan magsalita ng ganun, pero ganun nga. Syunga-er talaga. Mga tao, walang pangyayalam. Nakita mo, pag nag-park sila, hindi tinitingnan kung... Ang dami talaga. Ay, ano ba? Diyos ko. Makapag-park kasi lang. Paano naman kasi yung iba, diba? Sabi nung dito sa team, kagabi daw, everyone posting about sa Aurora. Kagabi, naki-Aurora hunting din. Pero, dun lang sa likod, pagka ano kasi, pag picture, maganda yung kuha. Pero pag yung video mo siya, medyo malabo. Kasi, syempre, dapat naka-DSLR ka na tsaka madalian yun kasi kung hindi ka prepared at mag ano ka pa, alam mo yun, kailangan mahuli mo agad yung Aurora. Next na segundo or minute, wala na. Picture lang ako sa gate kagabi. Sa likod. Kasi yung ano nun, bigla na siyang nawawala. Dapat matimingan mo yun. So, nag-date lang po kami saglit ni Dadong. Ang date namin ay kape-kape. Siya, pakainin mo lang to ng bagel na all-time favorite niya. Tapos may medium coffee. Ako naman small coffee lang. So, yun na po yung pinaka-bisyo po namin dito. Yung kape. Saka yun na yung pinakakain ko. Oo, yung morning breakfast. Umaga, tapos ganun. Lunch. Tapos sa gabi. After 8 hours. No? Napasok ko. Kung 8 hours na walang kain, tubig lang. Oo nga, hindi po siya nagbabaon sa trabaho. So yun na yung date namin. Napaka
napaka-simple pero alam mo yun, habang nagkakape, nag-uusap-usap ng buhay-buhay. Mga pangarap. Tinanong ko nga si Ate Don. Ate kanina, sabi niya. Oo. Yung bagang dating din kasi siya. Oh, kinamusta namin kung sabi kamusta ko, yung buhay. Kamusta naman yung buhay dito. Anong sabi niya? Sabi niya, boring. Boring daw. Sabi niya, walang problema sa pera kasi may trabaho. Pero ano daw, boring daw kasi puro trabaho, walang, siguro walang feeling niya, walang mapupuntahan na iba pa siyalan ba? Sabi ko, ano talaga dito, puro trabaho. Yung life na inahanap natin na doon sa Pinas, wala yan dito masyado. Ang sabi lang din niya, sabi niya kasi sa atin, maliit niya daw talaga yung sahod. Kaya siguro, kumbaga dito, syempre, na-feel niya na iba yung ano siguro. Iba yung sahuran, ganyan. Eh sabi ko kay Dadong, ano ba talaga yung, di ba, makumpara mo yung pamumuhay na dito sa Canada at saka sa Pinas, yung bang, ano yung pagkasabi ko kanina pa? Ma-realize mo, ano ba talagang hinahanap mo? Sabi ko kanina kay Dadong, sabi ko, pag nakapunta ka na ng ibang bansa, parang mapagkumpara mo kung ano ba talaga yung gusto mo sa buhay. Yung dito ka sa ibang bansa na, yun nga, may kinikita ka pero hindi mo nagagawa yung buhay na gusto mo, or nasa Pinas ka, komportable ka doon kasi syempre, ano mo eh, sariling bayan, diba? Pero, hindi, siyempre, kulang ka dun sa pera. Hindi mo rin magagawa yung gusto mo. Hindi mo talaga, hindi mo talaga makukuha. Walang perfect na ano. Kasi katulad yan, sa Pinas tayo, wala tayong pera. Walang gusto extra, pera. No? Stuck ka din naman sa isang lugar, ano? Pag wala kang business doon, wala ka talaga. Tapos, yun nga, dito, kahit pa paano, may pera ka. Pero, ito namang lugar na to, hindi ka rin basta-basta makakapasyar kung saan-saan. Kasi syempre, naista ka sa trabaho. Yung ganun, parang ma-realize mo na ano pa talaga yung gusto ng tao. Ano pa talaga? Diba, no? Parang komplikado na may pera ka nga. Hindi mo naman basta-basta mapuntahan yung gusto mong puntahan. Hindi mo magagawa yung gusto mong gawin. Sa Pinas, napaka-accessible ng mga ganun. Mga pasyalan, mga mga beaches, di ba, mga ganun. Pero, wala ka namang source, wala kang pera para mapuntahan yung mga ganun. So, parang, ano, masalimuot. Diba, no? Parang mahirap timbangin kung ano ba talaga yung, kung saang lugar ba talaga ang dapat mong piliin. Pero syempre, unahin mo talaga kung saan ka kikita, di ba? Saan ka komportable. Kung ano saka talaga, kung saan ka mabubuhay. Kasi syempre, alam nga naman na eh, nandito ka na eh. Di, ano mo muna yun? Enjoy mo muna. Tapos, yan nga, ipon-ipon muna, di ba? Para kung halimbawa sa sunod, pag gusto mo nang nasa, ano ka, sa Pinas ka, kahit pa paano, meron kang may source ka para pang laboy, pang gusto ng mamamasyal, di ba, mga ganun. Laboy, kumbaga ma-enjoy mo yung ma-enjoy mo yung life mo na kahit papano ay meron kang panggastos na hindi naman ano yung basta lang na makarating ka kung saan mo gusto na ma-enjoy mo naman yung buhay mo. So dito na po kami sa bahay. Nagkwento lang ng konti about sa buhay-buhay na yun nga, na-realize namin ni Dadong na hindi kasi natanong lang si Ate ko na open up lang yung ano. Yung buhay dito, kung kamusta daw. Ayun. Hindi mo talaga makukuha yung perfect. Perfect na. Na buhay na gusto mo. Habang, 'di ba? Habang binabagtas mo pa yung buhay na alam mo yun, parang sinesearch mo pa kung ano ba talaga yung nais mo sa buhay. Napakalalim naman, nais mo sa buhay.
Ayan o, ang sasakyan ni Jason nandito po sa amin. Uy, yung ano mo doon, pinamili mo. Gagi. Si Dadong. Nalimutan niya yung mga pinamili namin. Sarap ng kwentuhan namin. Pero ando, no? Ando pala sa sasakyan, naiwan niya yung mga pinamili. Uy, meron silang bagong winter tires. Magkano? Magkano isa? Murahin lang. Pero okay na. Online to, no? 121 sa Amazon. Ah, yung all season. Paano niya ma-ano yung all season? Mas bago pa naman yung all season na ako. Tara, try na. Ganda ah. So yun, kung mapapansin po nyo, kanya-kanya na kami ng prepare ng mga sasakyan namin para sa winter. Nung nakaraan kami din, nagpalitin kami ng all season tires lang naman, pero at least bago. Tapos ito naman kasama namin, yun nga, winter tires naman sa kanya. So, ayan. Mas maigi yan na bago mag-snow. Lahat ng gulong, na-check na, maayos na. Tsaka, yun nga, naka, ano na rin, mga naka-oil change na rin. Para condition yung sasakyan bago mag-winter. Ayan o, nananalsik. Namuntik na po masunog yung ating piniprito. Pero masarap yan eh, yung ganyan, no? Crispy baga. So, second batch. Ayan. Move muna natin. Pwede na ako magluto ng ginisang munggo. Yung mga puno natin, konti na lang yung dahon. Yun o. Naninilaw na. Pero may part dito, ayan o. Green na green pa. Harvest muna tayo ng pailan-ilang piraso. Tingnan nyo naman ang laki ng kamatis na to. Ala, grabe. Dali. So, isa. Ito pa hinog na rin. Tanggalin ko na. Laki, no? Dalawa. Lalo na to. Sobrang laki. Parang kamat. Ay, parang bayabas. Papatingnan mo. No, parang bola. Sobrang laki. Diyan ko muna nilagay. Grabe. Guava apple. Apple guava. Guava. Ayun yung nagsasabi na guava apple. Apple guava. Ang kulit. Ito naman, aratilis. Ito naman, yan, parang aratilis. Ito, harvest mo na to. At saka mga pailan-ilan. Ayan po, may hilaw pa. Oh. Yan, kumuna yan. Ito. Ano mo ko lagayan dun pa? Kasi binabantayan ko yung piniprito ko. Ano na yan? Ito naman. Ayan. Ayan ko muna mahinog. Meron pa eh, oh. Dami pa. Diba? Sayang naman. Diba? Meron pa rin. May blessing pa rin tayo kahit na binagyo to nung isang araw. Ayan na. Kinuha ko na yung lagayan ko ng aking harvest. Ayan, oh. Grabe yung lalaki. Kakaiba ang laki nitong kamatis na to. Pa-o? Pwede siyang pang burger, ano? Kaso medyo matigas. Yung pang burger ata yung beef steak pa, no? Ganun yung klase ng kamatis. Parang malambot siya. Ito kasi parang medyo matigas. And speaking pala ng bagyo, sana yung mga kababayan natin dyan sa Florida, kung meron namang nanonood, sana safe lang kayo. Kasi grabe, no? Oo, siya kanila, Ate Aini. Nakakaawa din naman talaga pagka mabagyo ka, ah.
Tignan mo yung mga bahay doon, napaka ano na, ang ganda na ng pagkagawa ng bahay, pero walang magagawa sa storm, ano? Daanan ka ba naman ng ipo-ipo, diba? So, ayan na po yung ating sahog sa munggo. May konting, yung hipon na maliliit, tapos konting pork lang. Lagyan natin ng konting, ayan o, chicharon. Ang sarap ng munggo natin, no? Napasarap talaga dito yung chicharon. Tsaka yung maliliit na hipon. Kuluin na lang natin, tapos lagyan natin yung ating spinach. Sira na naman yung diet na ito. Pero at least, diba, gulay naman. Ayan. Konting pulo. Ayan, pwede na tayong kumain. Ooh, sarap. And let's eat. Dudong, kain ka na.